Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Mula sa ating ebanghelyo, kwento tungkol sa isang lalaking tuyot ang kamay ang ating narinig. Tuyot na kamay, hindi dinadaluyan ng tubig, halos hindi nakagagawa ng kanyang mga normal na gawain. Walang silbi, walang pakinabang. At dito, sa sitwasyon na ito, tinawag siya ni Jesus. Halika rito sa unahan. At pagkatapos nun, tinanong ni Jesus ang mga taong nandoroon sa paligid. Alin ba ang naaayon sa kautosan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ganito ang tanong ni Jesus sa mga tao sapagkat iyon ay araw ng pamamahinga at sinasabi ng kanilang batas, hindi pwedeng magpagaling sapagkat ang pagpapagaling ay isang uri ng paggawa. At dahil araw ng pamamahinga, ipinagbabawal ang paggawa. Kaya ganito ang tanong ni Jesus sa kanila, alin ba ang mabuti, ang magligtas ng buhay o pumatay? Na kahit araw ng pamamahinga, mas mahalaga ba ang mahigpit na pagsunod sa batas o ang pagbibigay sa kung ano ang higit na pangangailangan ng tao? At dito sa mga tanong na ito, walang sumagot kahit isa. Kaya sabi ng Ebanghelyo, galit at lungkot ang makikita sa mukha ni Jesus. Sapagkat malinaw, itong mga taong nakikinig at nandoroong kasama niya, mas nagpapahalaga sa kung ano ang sinasabi ng batas kaysa sa kung ano ang higit na pangangailangan ng tao sa mga sandaling iyon. At pagkatapos, iniunat ni Jesus ang kamay ng lalaki. At mula doon sa gawaing iyon, ang pagkatuyot ng kamay gumaling. Ang sabi ng Ebanghelyo, nang makita ito ng mga Pariseo, umalis sila, nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Sapagkat para sa kanila, malinaw itong Jesus na ito hindi sumusunod sa batas. Malinaw itong Jesus na ito sumusuway sa batas. Kaya dapat siyang mawala. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking tuyot ang kamay sa araw ng pamamahinga ay isang napakagandang halimbawa ng kung sino ba itong Jesus na ito at kung ano ang pwede at kaya niyang gawin para sa isang taong higit na nangangailangan. Na kahit na sinasabi ng batas, hindi maaaring magpagaling sa araw na ito, ipagpabukas na lang yan. Para kay Jesus, hindi dapat magintay ang higit na pangangailangan ng tao para ipagpabukas pa. Kung ngayon, ang higit na pangangailangan ng tao na dapat bigyan ng kagalingan, na dapat bigyan ng lunas, ngayon din, ipagkakaloob ni Jesus ang kagalingan. Kaya para dito
sa lalaking ito, alam niya kung kanino siya lalapit, kung kanino siya pupunta. Kilala niya si Jesus. Kay Jesus lamang ako makakatagpo ng kagalingan. Kay Jesus lamang ako makakatagpo ng kaginhawahan. Kaya tama yung lalaking ito. Nung siya'y lumapit kay Jesus, bagamat araw ng pamamahinga, siya'y pinagaling. At napakagandang pagnilayan, mga kapatid, itong ebanghelyong ito, sapagkat sa maraming pagkakataon, katulad ng lalaking tuyot ang kamay, may mga iba't ibang pinagdaraanan din tayo sa buhay. Maaring hindi tuyot ang kamay, pero bahagi ng ating katawan ay parabang wala ng buhay. Maaring hindi tuyot ang kamay, pero bahagi ng ating pagkatao ay parabang nawawalan na ng pag-asa. Maaring hindi tuyot ang ating kamay, pero alam natin sa ating mga sarili ang katotohanan, ayoko nang mabuhay. Sa mga ganyang pagkakataon at sa lahat ng matitinding sitwasyon at pagsubok na pinagdaraanan natin, kailangan natin si Jesus. Sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo magtiwala. Ipagkakaloob niya sa atin ang pangangailangan natin, basta't ito'y talagang kailangan natin. Ngayong umagang ito, bumulaga sa akin ang hindi magandang balita tungkol sa pagpanaw ng isang kaibigang pare na kasama ko at pinaglingkuran ko nung hindi pa man ako nagpapari. 4 na taon kaming magkasama. Nakilala ko siya bilang isang pari na sa kabila ng kanyang sobrang katalinuhan, napakasimple, napakababa ang loob. Naging advisor ng mga obispo, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa Asia. Naging advisor din siya ng committee tungkol sa teolohiya sa Roma. Naging advisor din ng ilang mga naging presidente ng Pilipinas, profesor, mentor, kaibigan. Sa kanyang buhay bilang pari, nakita ko kung papaanong sa kabila ng kanyang kataasan, sa kabila ng kanyang katalinuhan, marunong siyang magpakababa at palaging ang sinasabi niya sa akin, bahala ang Diyos. Simple lang ang aming pinagsamahan, pero napakalalim ng kanyang itinuro sa akin. At isa siyang dahilan kung bakit ako nagpare. Sapagkat nakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng maging isang pari. Kaya ipagkaloob nawa ng Diyos sa kanya ang kapahingahan, ang kapayapaang walang hanggan. Amen.